Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang ating pong pag-uusapan ay ito pong latest incident na naman po na nangyari dyan sa ating West Philippine Sea sa RORE mission to Ayungin para po bigyan ng provision ang ating mga kasundaluhan at kababayang Pilipino dyan po sa BRP Sierra Madre. So siguro napanood nyo na yung mga video, yung ating komento dyan about nakita nyo yung nakakaiyak eh, yung inside sa loob, ano yung inside no? O yung sa loob mismo ng Unay sa Maypour. Yung sabi nila, tama na Lord, tama na. Diba? O panaghoy natin, Pangulong Bongbong Marcos, DND Chief, AFP Chief. Sabi nila, tama na Lord. Nagdarasal na lang sila sa Diyos. Kumbaga, save us from this hell. Diba? Kasi yung appointed son of God, eh hindi pa pala totoong appointed son of God. Nakapag-connivance pa kay Baal, saka sa prime minister niyang si Digong. No? Na mga sell out sa China. Ayan po. So dito, may mga video po tayo, courtesy of UNTV, sa PTB, no? Na ipapakita sa inyo kung ano po yung mga sinabi. No? Dito sa ulat ng UNTV na ito, eh, nagpupulong po yung ang mga kawani ng gobyerno tungkol po dyan, yung National Security Council, tapos si Secretary Gibotchidoro ng DND, meron po siyang hamon sa China, at ganun din po ang DFA. Meron po silang aksyon na pinagagawa, at ano lang po ang masasabi ng China sa bagay na yan, at ano po ang mga ipinahayag ng ilang mga nasa international community. At ano po ba ang sabi ng Pangulo prior to this? Okay. So, unahin po natin yung mga videos. Okay. Ito po muna sa UNTV. Ito po ang NTF o yung National Task Force for West Philippine Sea. Magpupulong ngayong araw sa harassment ng China sa RORE mission ng PH sa Ayungin Shoal. No? Pero bago po natin mapanood ang video, ako po ay magpapasalamat at magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating video, sa mga nagre-replay ng videos, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super thanks, super stickers, and super chat. At ganun din po yung mga regular sa ating video premiere. Maraming salamat po. Malaking tulong po kayo sa pag-unlad ng ating channel at sa recommendation ng YouTube sa ating mga videos, no? Maraming salamat. Bahala na po ang magbalik ng biyaya sa inyo, no? God bless you all. So ito po yung unang video, again courtesy of UNTV. Sa mga hindi pa naka-subscribe sa UNTV, subscribe po kayo. Ang dami pong magagandang balita diyan, no? 1 minute and almost 53 seconds video. Muling nakaranas ng dangerous maneuver ang mga barko ng Philippine Coast Guard mula sa Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia vessel nitong Sabado ng umaga sa Ayungin Shoal. Binomba ng tubig ang Unay sa May 4, at dahil dito, nasugatan ang ilang sundalo na sakay nito na magsasagawa sana ng Rotational and Resupply o RORE mission. Muli namang nagtamo ng damage ang RORE vessel dahil sa pangyayari. Isinakay naman sa rigid hulled inflatable boat ang mga tauhang papalitan. Ngunit sinubukan pa rin itong harangin ng Chinese Coast Guard sa pamamagitan ng paglalagay ng floating barrier sa hilagang kanluran ng Laguna. Gayunpaman, bago mag-alas 12 ng tanghali ng Sabado ay natapos ang RORE mission. Hinila naman ang Unay sa May 4 pabalik ng Palawan. Sa opisyal na pahayag ng National Task Force West Philippine Sea, kinundi na nito ang agresibo at illegal na maneuver ng China laban sa lehitimo at regular na RORE mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Ayon sa National Task Force West Philippine Sea, ang ganitong patuloy na irresponsableng aksyon ng China ay salungat sa kanilang pahayag na resolbahin ang issue sa pamamagitan ng pagdialogo, mapayapa at naaayon sa international law. Samantala, nakatakda namang magpulong ngayong araw ang National Task Force West Philippine Sea, Executive Secretary at National Security Cluster para sa bubuuin nilang rekomendasyon sa Pangulo sa nasabing issue. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
So ayan po no, mga kababayan no, kita nyo naman talaga na ang tinding harassment. Kasi yan na po ang utos ng kanilang pangulo eh. No, sabi nga ni Xi Jinping, prepare for maritime conflict. No, diyan po sa South China Sea. Yung tinutukoy nilang South China Sea. Kasi pikon na sila eh. Na akala nila makukuha nilang Ayung Inseong. Kasi kagagawa nito. 'Di ba? Ulitin natin. Ipangangalandakan din natin sa inyo paano sila gumagawa ng naratiba na paulit-ulit at ayun na din ang paniniwalaan. Pero ito, kapanipaniwala dahil meron nang umamin. Hindi tayo naggagawa ng istorya na tulad nila na gumagawa ng istorya ng kwento. Tapos maraming naniniwala sa kanila. Kasi mga gunggong yung followers nila eh. No? Mga nagpapaniwala. Marami akong naka-encounter niyan dito sa San Diego. Maraming naniwala na si Pangulong Bongbong Marcos ay nagchochongki. Dahil nga sa paulit-ulit na binitawang salita nung mga Duterte. O, pinaniwalaan nila. Diba? So, mga walang bait sa sarili, naniwala sa sabi-sabi, nang walang ebidensya. E tayo, may ebidensya eh. Diba? Ito, gentleman's agreement kay Xi Jinping. Lumabas ang katotohanan, yung isang Chinese official, sinabi. Ayaw nyo kasing i-honor yung gentleman's agreement eh. Kayo yun, at ni Digong, singilin nyo si Digong. Diba? O, bakit hindi nyo gamitin si Digong dun sa West Philippine Sea? Baka ilublob namin siya dun. Binenta ni Digong ang Pilipinas. Diba? Yung speech niya, o, panoorin nyo. Kaya nga sabi ko, why are you so sparing? Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. Wish eh. Libre na lahat. Kasi yung oil, joint naman. Yung oil mo, dito mo yung pinakamarami. 2/3 amin, 1/3. Mayaman naman kayo. Tsaka probinsya na kami. Oh, province of Philippines, Republic of China. The nearest is Fujian. Hayaan mo na lang yung Taipei. Huwag na natin galawin. Baka maliit-liit na ano. Hayaan mo yan siya. Just let it float there. For... Makuha mo ang Pilipina. Kasi maraming pera. Eh. Kung babae pa itong China, niligawan ko na yun. O di ba? Yan o. Sasabi nila, joke? No, hindi nagjo-joke yung kupal na yan. Totoo yan. Pinangakuan siya ni Xi Jinping doon sa isang vlog natin. Pinangaskuan siya ni Xi Jinping ng oil and gas isang tabi lang ni Digong yung 2016 arbitral ruling. Di alam nila eh. Alam ng China na talo talaga sila. Yun nga lang ini-ignore nila. Naghahari-harian sila dyan sa South China Sea. Tapos sasabi nila, hindi daw nila sinasabi na pag-aari nila ang buong kahalatan ng South China Sea. Eh ano yan? Ulit-ulitin din natin. Para tumino sa mga may utak at reasonable na mga kapwa natin Pilipino. Ito may pinapakita tayong ebidensya na mga sinungaling sila. Sabihin ba naman hindi daw nila sinabing kanila ang buong South China Sea? Eh ano yan? Yung 10 dash line na yan. Diba? O ano? Sino-sinungaling? Diba? Kayo lang ni Digong. Pinangakuan ka ng oil and gas, magdi-drill sila doon sa ating exclusive economic zone. Binasa ko yan sa isa kong content sa CNN 2019. Isa lang talaga purpose nila eh. Kunin yung yaman ng ating bansa. Tapos yung video will not lie. Sabi ni Digong, daming kwarta eh. Kunin nyo na lang kaming probinsya. E paano? Pinangakuan siya eh. 60-40 daw. Tapos ang maghuhukay mga Chinese companies. Tinan mo, disadvantage tayo. Tapos ang aher mga Chinese. Diba? Talagang ginagago tayo ng mga Chekwa. Dami dyan. Sa Pogo, yung mga may-ari ng mga malaking kumpanya. Yung mga bilyonaryo sa atin ay mga Chekwa. Oh, diba?
O ngayon, ano pang ginawa ng DFA dyan? No? Pati DFA involved na. Ito po, UNTV ulit. Salamat po ulit, UNTV. No? At hindi ako kinaka-copyright. Napakabait nyo po. Bahala na po ang magbalik ng biyaya. Ang Diyos ang magbalik ng biyaya sa inyo. God bless po. Ito po, ang sabi dito, sinseridad ng China na pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea, kinwestiyon ng Pilipinas. O ito po. Ipinatawag ng Department of Foreign Affairs o DFA ang Chargé d'Affaires ng Chinese Embassy sa Manila upang iparating ang matinding protesta sa agresibong aksyon ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia laban sa rotation at resupply mission ng Pilipinas para sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nangyari ang insidente noong March 23, 2024. Maghahain din ng katulad na protesta ang Philippine Embassy sa Beijing sa Ministry of Foreign Affairs ng China. Giit ni Foreign Affairs Spokesperson Maria Teresita Daza, bunsod ng agresibong aksyon ng China, nagiging questionable ang sinseridad nitong pahupain ng tensyon sa West Philippine Sea, gayon din ang sinasabi nitong isinusulong na peace at stability sa South China Sea. Dagdag pa nito, kahit patuloy nakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa China sa pamamagitan ng dialogo at diplomasya sa bilateral at multilateral levels, kontra at isinasantabi ng agresibong aksyon ng China ang ASEAN-China efforts upang maitanyag ang kapayapaan at kooperasyon sa rehiyon. 3 Pilipinong sundalo ang nasugatan sa paggamit ng water cannon ng China Coast Guard o CCG ships sa Philippine Supply Boat habang papunta sa Ayungin Shoal noong March 23, 2024. Muling binibigyang diin ng DFA, walang karapatan ng China sa Ayungin Shoal na bahagi ng Exclusive Economic Zone at Continental Shelf ng Pilipinas. Pinalalayas na ng DFA ang Chinese vessel sa lugar at sa ating EEZ. Nagbabala naman ang China at pinaghahanda ang Pilipinas sa lahat ng potensyal na resulta ng aksyon nito. Inaakusahan ng CCG spokesperson na si Gan Yu ang Philippine supply vessel na nagtatangka umanong mag-transport ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Samantala, nagpahayag naman ng suporta ang mga kaalyado ng Pilipinas sa usapin ang agawan nito ng teritoryo sa China. Giit ng Estados Unidos, sinisira ng China ang stability sa rehiyon at malinaw na lumalabag sa international law. Nababahala naman ng New Zealand sa aksyon ng China at nanawagan sa mapayapang pagresolba ng maritime disputes. Ang Philippine Advocacy Group na Atin Ito Coalition, nais na maglabas ang China ng opisyal na paghingi ng tawad dahil sa paglalagay sa peligro ng buhay ng Filipino frontliners at paglabag sa international law. Kung hindi, dapat na anyang lumaya sa Pilipinas ang Chinese ambassador. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So yan po, no, mga kababayan, no? Nagalit na rin ang DFA. Pinapatawag sila, may pinapa-explain. No, mamaya may sagot dyan ng China, eh, no? Ang yabang talaga nitong mga Ochekwa na ito. Feeling nila napaka-superior talaga nila, mga kababayan. Superior naman talaga kaysa sa atin. Pero mukhang may hinahanap pa sila, mga kababayan, eh, no? Mamaya meron silang sasabihin na this is ano na, eh, parang malapit-lapit ka na sa border. Okay? So, meron pa tayong isang video dyan na ipapanood sa inyo. Eto po, isa pa, last na to. Sa PTB, talagang ibobombard ko kayo ng mga ebidensya, no? Na talagang, ito, hanggang ano lang naman tayo, bunga nga, ganito, meeting-meeting, ano gagawin natin. Pero at least may ginagawa ang gobyerno. Ito, mahaba-haba, mga kababayan. 5 minutes and almost 34 seconds video. Galing po ito sa PTB. Again, shout out PTB. May God bless you po, no? Ang title nito, Defense Secretary Gibo Chudoro, hinamon ng China na idaan sa arbitration ang kanilang maritime claim. Correct! Ayoko na pong basahin sa inyo yung article. Eh. Maganda, gusto ko mapanood nyo na at kayo na ang umintindi. Okay? Hinamon ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang China na idaan sa arbitration ang pag-aayos ng gusot sa West Philippine Sea. Ito'y sa harap ng muling pambobomba ng water cannon ng mga barko ng China sa resupply boat ng Pilipinas nitong Sabado. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Hindi tayo ang humaharang ng kahit sino man sa West Philippine Sea. Tayo ang hinaharang. So anong gagawin natin? Titihaya na lang?
hindi naman siguro pwede. Maring inalmahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang tila umano'y pananakot ng China. Kasunod na rin ito ng panibago na namang pambobomba ng water cannon ng mga barko ng China Coast Guard at napuruhan ang narentahang resupply vessel ng AFP habang nagsasagawa ng rotation and reprovision o remission sa Ayungin Shoal noong Sabado para sa mga sundalong nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Sabi ni Teodoro, kinagampanan lamang ng Pilipinas ang ating karapatan sa ating teritoryo. Pero ang China anya ang paulit-ulit na gumagawa ng mga ilegal na hakbang na nasasaksihan ng buong mundo. Ang problema ay ang China napakalaki na. Ang Pilipinas napakaliit. Gusto pa nila tayong kunan para sa mga tao nila. So, hindi pa pwede yun. Ang Pilipinas at ang kanyang karagatan at kanyang karapatan sa ilalim ng international law ay para sa kapakanan ng Pilipino at kung sino man ang gusto nating isama dyan, walang pakialam ang China na magsabi na sila lang ang pwede. Hamon naman ni Teodoro sa China, idaan sa arbitration ang pag-aayos sa gusot sa WPS dahil tila anya hindi naman sumusunod ang China sa mga usapan sa kabila ng paulit-ulit na dialogo. Ngayon, para maliwanag, kung gusto nila, ihayag nila sa mundo na maliwanag kung anong posisyon nila sa ilalim ng international law. Ihayag natin ang ating posisyon, i-arbitrate natin. That is the best way of solving a legal dispute sustainably. Eh, ayaw nila. Dagdag ni Teodoro, walang impluwensya ng anumang bansa ang ating mga aktibidad sa West Philippine Sea. Pakiusap din niya sa lahat na magkaisa sa pagsusulong ng ating karapatan dito at huwag magpadala sa mga ipinapakalat na propaganda ng China. Alam na naman ang buong mundo na illegal ang ginagawa ng China na pagkukupkup ng West Philippine Sea batay sa kanilang hindi kapanipaniwalang historical narrative na walang bansa sa buong mundo na naniniwala at maraming bumabatikos. So, sa Bakatwid, kahit sila siguro nahirapan maniwala eh, sa kabila nito, sa ating masusing pakikibaka sa West Philippine Sea sa ilalim ng UNCLOS at ng international law, tayo ay napakaraming kaalyado at ni isang bansa walang bumabatikos sa atin. Ipinatawag ng Department of Foreign Affairs ang kinatawan ng Embahada ng China upang maihayag ng Pilipinas ang mariing pagkondena sa agresibong aksyon ng mga barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Ipinag-utos din sa Embahada ng Pilipinas sa Beijing na ihain ang kaparehong reklamo sa Chinese Ministry of Foreign Affairs. Nakapaloob dito na walang karapatan ng China sa Ayungin Shoal na isang low tide elevation at nakapaloob sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at Continental Shelf alinsunod sa UNCLOS na pinagtibay pa ng 2016 Arbitral Award. Dagdag ng DFA ang patuloy na pahingialam ng China sa mga aktibidad ng Pilipinas sa loob ng ating sariling EEZ ay hindi katanggap-tanggap sa sovereign rights at jurisdiction. Pinaalis din ng Pilipinas ang China sa bisinidad ng Ayungin Shoal at ating EEZ. Ginawa na rin daw ng pamahalaan ng lahat upang pahupain ang tensyon alinsunod sa napag-usapan noon ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping, pero tila salungat ito sa ginagawa ng China. Paalala pa ng Pilipinas, itigil ang China ang patuloy na paglabag sa international law. Sagot naman ng China, hindi nila kinikilala ang 2016 Arbitral Award na pumabor noon sa Pilipinas. Sa gitna naman ng nagpapatuloy na tensyon, nagpasalamat ang DFA sa international community dahil sa patuloy na pagsuporta sa Pilipinas at pagsusulong ng international order base sa international law kung saan 21 bansa na ang naglabas ng statement of support.
Patrick De Jesus para sa Pamasang TV sa Bagong Pilipinas. So yan po mga kababayan, no, para at least kayo na ang magbigay ng komento. Ano po ang masasabi nyo dyan, no? Kita nyo naman, talagang defiant ang China. Sabi nila, null and void. Hindi nila kinikilala yung international ruling, yung award natin. So therefore, ano sila? Lawless! Kasi nga, ulit-ulitin ko, feeling nila, napakalakas na nilang bansa. No? Mayaman daw sila sa economy nila. Marami silang mga yung Belt and Road nila na programa na tulungang bansa, ganito, malakas ang aming military, no? Kaya hindi namin kikilalanin yan. E paano? Talo sila eh. O narinig nyo rin, sabi ng DFA, ilang bansa na nagpahayag ng suporta sa atin. Kailangan yan eh. No? Mahalaga po yung mga pagsuporta ng ilang bansa kasi kung tayo ay nag-file ng international claim natin dyan, no, sa mga arbitration, sa mga korte, sa ibang bansa, no, na siyang humahawak niyan, lalo na sa UNCLOS, eh marami tayong makukuhang suporta sa NAB. Kung member sila ng UNCLOS, eh boboto yan sa atin in favor. Eh ang China, anong sabi ni Sec Gibo? Zero. Wala! Ang naniniwala lang sa kanila, sila-sila lang. Sila-silang mga gagot, mga ogag. O, diba, dalawa na yun, superlative na yun. O, eto po, para patunay ha, ito nakuha ko sa PCO. Itong statement of support ng iba't ibang bansa na nandito, actually, ilan lang to eh. 13 lang. Nako, numero pa ni Amy Marcos ito at ni Tamil Mil, no? No. O, pagtsagaan nyo na lang po, yan. Nandyan po, slide show ko na lang ha, mga kababayan, para ano, hindi na akong magdaldal dito. O yan po, panoorin ninyo. So yan, ilan lang yan. Diba ang sabi doon sa report kanina, 21 na and they are coming. At sa X account din, mga kababayan, sa X, formerly known Twitter, ang dami rin po tayong sumusuporta sa atin. Ang kakampi lang ng China, yung mga naniniwala sa nilang mga citizen nila. Diba? Oh, sinong uululin ninyo, mga kababayan? Sinong gagaguhin ninyo? E di yung sarili nyo lang. Mag-antay kayo, karma is coming. Di ba, mga kababayan? Yun na lang masasabi ko eh, karma is coming. Wala nang iba. Oh. Ngayon, ang Pangulong Marcos naninindigan talaga. Oh, kasi nung ulat ng Presidential Communications Office, March 13 article nila, anong sabi? I think ito yung nasa ano siya. Nasa Germany ba siya that time? PBBM vows to continue defending PH territory amid China's call for increased military readiness. Oh, di ba? Naninindigan. Ididepende niya ang PH territory no matter what it costs. Pero ito, sell out. Bow down. Duwag pala. Hanggang bunga nga lang. Ibebenta pa ang Pilipinas. Baka naibenta na nga. Kaya ganyan sila kagago. Diba? O yan ha, paalala ko lang. Yan ang sinabi ng Pangulo. Bows. Ha? Sinulat ng PCO. PBBM bows. Pinangako. Iba yung pangako sa aspiration. Sa bigas, aspiration. Eto, para depensahan ang ating teritoryo, nangangako siya.
Sabi niyo, bakit? Kasi may kalabaw kayo. Ano ngayon? At least yung kalabaw namin, working. Hindi lang yun. Marami na, nanganak na. Di ba? Dami na, nanganak na. Oh, they are supporting us in our claim in our West Philippine Sea. Eh kayo, sinong ano nyo? Baka kayo-kayo lang. Oh, di ba? Bows. Tandaan nyo yan, ha? Now, ano namang kagaguhan ng ginawa ng China? Oh, sila rin. Nag-file din ng protest. Saan sila nag-file ng protest? Sinong makikinig sa protesta nyo? Eh, hindi nyo nga ino-honor yung award na meron sa amin, eh. Yung mismong korte na nagbigay nun, hindi nyo ino-honor. Tapos mag-file kayo ng protest kanino? Sa anong body, gago? Ay, sorry naman. Yung mga, alam ko, marami nang umalis dito sa channel natin. Kasi, high blood daw tayo palagi. Nagmumura tayo, nagsasalita tayo ng masasama. Eh, ganun po talaga. Pagpasensyahan nyo na, lalo na pag mainit ang usapin, no? Hindi natin mapigilan ng sarili natin, hindi tayo kalmado. So, alam ko, marami na po tayo, iniwanan na po tayo ng ilan. Marami na pong umalis, no? Kasi mas gusto nila yung mga kalmado, hindi nagmumura, sinasabihan nga ako dito, eh, pupunta ka na sa impyerno dahil palamura ka. Eh, ayun po yung opinion ninyo. Pero ako naniniwala pa rin, only God can judge us. Pero ito, sinabi niya na, eh. O, di ba? Ito, sinabi niya na. Ano pang magagawa ng Diyos dyan? Sinabi niya na. Eh, ako, sabihan nyo ng ganyan, di ako naniniwala. God is a forgiving God. Ewan ko lang dito. Ang kulit, eh, no? Ang lakas mang asar. O, alam ko po, marami na pong umaayaw sa atin dahil ayaw nilang makarinig ng pagmumura, yung magalitin. Gusto nila yung malumanay. Yung ganito po. China lodges protest versus PH over ayungin resupply. Ayon, ganun po mga kababayan. Nag-file po ng protest ang Chinese, no? Laban sa ating ginawang illegal activity. Okay? So, eto po. The Chinese Embassy in the Philippines has filed a protest over what it claims as the illegal trespassing of Philippine resupply vessels near the Ayungin. This, after the DFA nung Lunes sa ating bansa, ay sinamon yung opisyal ng Chinese Embassy to express the Philippines' strong protest over the aggressive action by the Chinese Coast Guard. Oh, na ano, bumawi po ang China. Oh, binawian tayo. Ngayon, sila rin daw nagprotesta. Okay? In a statement, the Chinese Embassy insisted that the resupply vessels intruded in Chinese territory and attempted to bring in construction materials to BRP Sierra Madre, a move which is called deliberate and provocative that allegedly infringed upon Chinese territory, maritime rights, and interests. The embassy also claimed that the China Coast Guard responded in a lawful and professional manner as it remains committed to resolute measures in safeguarding its territorial sovereignty and maritime rights and interests. It further insisted that China's sovereignty in the area is grounded on history and law and called the arbitration, the 2016 arbitral award, illegal, null and void. Oh, null and void daw yung 2016 sa kanila. Sa kanila lang na paniniwala. Ganun po. No? Ayan, nagsasalita tayo ng malumanay. Hindi po tayo galit o sumisigaw para po hindi kayo umalis. Hindi natural, mga kababayan, eh. Hindi natural. Kailangan yung natural na lang. Di baling walang manood. Maski na si Elora lang, okay na. Kaya saka si Aling Junisha, dalawa lang sila, okay lang. Basta huwag tayong magpaka-hipokrito. Maniniwala kayo dito, mga kababayan? Ha? Responded in a lawful. Teritoryo daw nila yon. Intruded in their own territory. Gago. Sabi nila,
grounded on history and law. What is the history and what is the law? Hindi nila masight. Wala silang masight na law, any law na binaviolate natin. Sa sinasabi lang nila sa kasulatan nila at sa bunganga nila. No? Ang tanong, saan sila magpapail ng protest? Where? Saan? O sige, magprotesta kayo. Ika-counterclaim namin. Anong sabi ni Gibo? Let's do it in the arbitration. Eh, ayaw naman nilang pumunta kasi alam nila, walang-wala silang claim. They are just intruding it. Ninanakaw nila. Mga magnanakaw. Yan yun. O, magalit na kayo kung magalit kayo. Tinan nyo, sinasabi nilang null and void and illegal daw yung 2016. Ibig sabihin, mga gago yung mga huradong nagbigay niya noong 2016. Mga bobot tanga. Eh, ba't kayo nagpa-member sa UNCLOS? Kung mga gago tanga pala yung mga nandun. So, ibig sabihin, okay lang sa inyo pag sa convenience ninyo. Pag hindi sa convenience ninyo, wala na. Itapon na yung law na yan. Itapon na yung international ruling na yan. Ganon. O tapos may mga kababayan tayong natuwang-tuwa pa sa mga yan. No, di ba? O, biruin nyo, tayo pang may kasalanan, sabi ng mga ibang mga pro-China na Pilipino. Tayo pa. It's about time dapat anuhin na natin yung mga yan. Boycott natin yung mga yan. Lalo na yung mga politikong pro-China. O nasaan na si Amy Marcos? Nasaan ang Senate resolution mo to condemn this? Nakita nyo yung mga yon? Yung panoorin nyo isang video, yung talagang yung kay Joseph Morong, yung sa GMA Integrated News. Inside niya, exclusive nila yun. Ha? May nagbigay ng video kay Joseph Morong. O baka nandun si Joseph Morong sa mismong loob nun. Hindi lang sinasabi ni Joseph Morong. First-hand account. O baka naman may nagbigay talaga sa kanya. Kita nyo yun? Sira-sira. Ang lakas ng water cannon na yun. O, sabi nga ni Mr. Arnie Elora, ilang PSI daw yun. O, hindi ko naman alam yan kung ano yung measure ng power ng mga yun. Baka kilikili power. Yung kilikili power, nakakahimatay. Di ba? Ang punto ko, mga kababayan, nasaan yung basehan nila ng historical rights, nasaan yung sinasabi nilang law na binayolate natin, that we infringe upon their territory, upon their sovereignty. Wala. Wala silang masight. Wala, wala, wala. Nada, zero. Wala. Malaking itlog. Pero sila pang naghahari-harian dyan. Mag-antay kayo. Karma is coming. Diba, Lord? Karma. Ayoko magdasal kay Kiboloy kasi peking appointed son of God yun. Doon tayo sa totoong Diyos. Baka ang Diyos nagbibilang din. Kasi hindi naniniwala sa Diyos tong mga kupal na to. No? Ang naniniwala sa mga yan, ha? Yung mga pro-China na Pilipino. I-boycott nyo yan. Huwag nyong iboto ang mga yan kung sila ay re-electionist at may balak sila sa 2025 or 2028 or any future national election. I-X out nyo yan. Yung mga walang sinasabi, mga Tamilmil sa West Philippine Sea, na naturingan pa kayong mga reserve officers ng bawat sangay ng militar, wala pala kayo. Mga sell out kayo. Ha? O ngayon, mga kababayan, ito pa ang sinabi nila sa Rappler. After ayungin harassment, China tells PH, prepare to bear all potential consequences. Ay, nagbanta na po. Pangulong Bongbong Marcos, sana nababasa mo to. Nandito rin po ito, no, sa ex-account ni Jay Batong Bakal. Remember this guy? Ito yung kinastigo ni Robin. Yan, siner nila. Sa ex-account ng Rappler, siner nila yung ex-account ng Rappler na news article ito. Siner din ni Jay Tariela. Paano ko nakita? Eh, nakapalo po ako kay Jay Tariela. Sa ex eh. No? Saka yung Indo-Pacific Command, nakaano ako doon para sa West Philippine Sea. Lahat po ng pang West Philippine Sea, pati nga yung news outlet ng China, ha? Nakapalo ako para alam ko pinagsasabi nila. Nakasinungalingan. Ayan o, it's threatened na po to, threat. Ha? Ang sabi ni J.L. Batong Bakal, a veiled threat. Note that international law prohibits a threat of the use of force distinctly from an overt use of force, made worse by being based on a spurious claim to territorial rights on water that's over 1,000 miles away from the Chinese coast. Tama na.
It's a threat. Tapos nagtitreat sila, wala sila doon sa kanilang bayan. Nandun pa sila sa mismong bayan natin, sa territorial water natin. Mga alien na nga, sila ang siga. Mga matun, mga bully. Yan, tingnan nyo yan. They are threatening us. Sabi niya, no? Prepare to bear all potential consequences. Ha? Ayan sabi nila. Beijing on Saturday, March 23rd, warned Manila that it should be prepared to bear all potential consequences if insists on going its own way. Just hours after China Coast Guard ships block, harass, and use water cannon against yung ating vessel. Ha? Ayan. Winarningan na po tayo. Na? I-bear natin yung consequences. All, baka hindi na yan. Baka pauulan na tayo ng bala. Papatayin na po nila ang ating RORI mission. Ha? Tandaan nyo yan. They are threatening us now. O Pangulong Bongbong Marcos, kayo po dyan, Security Council, Defense. They are threatening us now. Potential consequences. Ano yun? Di ba? O. Ganyan sila kagago. Kasi napikon po sila dahil wala eh. Hindi ni ino-honor ng Pangulong Bongbong Marcos yung kanilang gentleman's agreement sa ungas na ito na sellout. Ibinenta ang West Philippine Sea sa Chekwat. Kaya galit na galit. Akala nila makakapag-drill sila ng oil and gas doon. O ayun. Kala kasi nila may re-election eh. Wala. One and done ang presidente sa Pilipinas unless you change the constitution, the form of government. Eh, hindi po mangyayari yun. Ayaw rin ng Pangulong Bongbong Marcos yan. Nakakasawa kayang pamahalaan ng ano? Nakakasawa na i-guide mo ang Pilipinas na ang mga Pilipino ay matitigas ang ulo. Puro na lang reklamo. Wala nang makitang maganda sa gobyerno. Puro reklamo. Nakikita naman na kanilang mga mata may naginagawa ang gobyerno pero titipis pa rin sasabing walang ginagawa ang gobyerno kasi marami pa rin ang mahirap. Eh, kasi mga gago kayo. Nagbunuluklok kayo ng mga salaulang mga government officials. O, nagpapatiwala kayo sa mga sweet talking ng mga politiko during campaign period. Maakita lang kayo ng pera ng mga demonyong mga yung dilawan, okay na kayo. Yun. Hindi nyo alam ilang taong kayong ano dyan, magpapakahirap. Wala eh. Pare-pareho binoboto nyo. Walang pagmamahal sa bayan. Yan ang ano dyan, mga kababayan, mahirap. Iyak-iyak kayo ngayon. Ano na, Pangulong Bongbong Marcos, Ninong, anong gagawin natin? Iyak yan, maglalabas yan ng ano. Siyempre, kailangan pang mag-usap ng Security Council yan. No? O, tandaan ninyo, nag-threat na sila. It's a threat. Tinitreat na tayo. Okay. O, yung mga kakampi namin sa MDT dyan. Oy, kayo dyan. US Forces, meron po akong nakuwang video. No? Panonoorin ko pa 2 hours eh kasi gusto ko lang malaman kung ano po yung sinasabi ni ano ba yun si commander ng Indo-Pacific Command ng US yung binisita ni Pangulong Marcos sa Hawaii. Pinatawag po siya Senate hearing dito. Ang ganda ng sinabi niya pero napapanood ko lang yung hindi pa buo eh. Gusto ko malaman yung buo. Iaano natin yun, kukomentuhan natin mga kababayan. Ang gusto kong malaman how fast, just in case the inevitable happens, gaano kalabilis ang pag-invoke ng NDT. MDT, the Mutual Defense Treaty. Kasi yan dito eh. While you are still talking on your Congress, we are dying there. Di ba? Oh, di ba mga Americans? How fast? Baka naman 5 days na wala pa. Wala na. Tapos na. Dedo na lahat kami. Ganon. Wala nang Philippines, kundi, ano na? Penye-penyat. Sabi ng mga Chekwa, amin na ito. Layas, Pinoy. Pero ang dami na inchik dyan. Pugo. No? Mga businessman, inchik, li, ting, wing, wing. Gustong gusto nyo naman kasi nauuto kayo. Dami! Dami isda eh! Dami oil! Di ba, Elora? Oh, di ba? Oh, sabi ko sa iyo, Elora, pag nahuli nyo eh, wag na eh. Nakikwentuhan po ako ni Elora eh.
Ayun, nakaka-visit, Brad, nakaka-visit. Visit na kami, Brad, sabi niya. Oh, kayo rin. Visit na, eh kami. Visit na rin doon sa bayan namin sa Zambales. Sabi ng, ididepensa ang West Philippine Sea, yun namang sa amin, binebenta ang lupa sa Zambales. Putik na yan. Ano ba talaga gagawin natin, ha, mga kababayan? Ano ba talaga? Merong kang sell out ng mga Duterte, mga Minyos nila, mga Tamilmil. Wala! Walang masabi! Tingnan nyo si Robin, wala! Well, I'm on vacation. Nakasimana Santa break po sila. Ang balik pa nila, April 29. Wala! Wala ni isa. Speaker, Ninong, ano ang statement mo? Ano? Ano statement? Anak ng siopaw. Yung iba, nagpapalamig na. Init sa Pilipinas. I'm gonna go where? I'm gonna go to Europe. Huh? I have a lot of money. I'm gonna soak on the sun, on the beach. Wow. We will work on our own pace. O, sino yan? Hanapin mo, Jun Realubit. Assignment mo yan. Sino nagsabi niyan? We will work on our own pace. Tatrabaho daw sila base sa kanilang schedule at base sa takbo ng panahon. Ay, naira. Oh, bayan ko, nahan ka. Ako ngayon nag-iisa. Nais kong magbalik. Di ba yung mga kanta nung 70s yan, di ba? Yung mga asin yan eh. Yung mga talagang mga activist ano, di ba? Ang gaganda ng kanta nila, awit nila. Sa pagsibol ng araw, ako ay nakatanglaw ng ilaw na kay panglaw. Halos di ko makita. Diba? Gandang kanta niyan. Very nationalistic yung kanta ng asin. Ang ganda ng awit ng asin, mga kababayan. Sino pa ba? Yung mga ano, yung mga talagang ang ganda ng ano sa mga kalikasan, pangbayan ko. O diba? Bayan ko, nahan ka. Ako ngayon nag-iisa. Nais kong magbalik sa iyo, bayan ko. Paano mo ididepensa ang bansa mo o ang bayan mo kung ang mismong mga lider mo ay isinanla ang bayan sa mga Chekwa? Paano mo ipagtatanggol ang mga lider mo kung ang bayan mo ang mismo ang siyang mga nagbenta sa iyong bayan sa dayuhan? Paano ka magiging nasyonalista kung ang mga lider ay ibinenta ang bayan mo sa mga oligarko? Mga pangsariling interes. Ganyan po ang nangyayari sa Pilipinas. Sabi natin, we are the pearl of the Orient. Kung pearl of the Orient pala tayo, meaning mahalaga tayo, kumikinang tayo. Bakit? Mayaman ang Pilipinas. Pero bakit hanggang ngayon? Ano ang bilang ng mahihirap kontra sa mayaman? Diba? Sasabihin nila tuwing campaign election, iaangat namin ang buhay ninyo, pero baliktad pala. Habang sila na humihiga sa kama ng kwarta, nandoon ang milyong-milyong mamamayang Pilipino na naghihikahos. Bayarin sa tubig, bayarin sa kuryente, sa bahay wala, edukasyon wala, teknolohiya wala, infrastruktura wala, salat na salat. Binaboy po ang bayan natin ng mga previous administration. Sila-sila lang ang nagpapasasa
magaling lang tuwing campaign at election, pero pagdating nakaupo na, wala. Nakalimutan na. Promises meant to be broken. Mga Juan Kalimot, Maria Kalimot. Wala. Tayo naman tuwang-tuwa, makita lang sila, ay idol yan, idol yan. Paano mo naging idol yan? Anong nagawa para sa bayan yan? Diba? Tapos merong mga tao na gustong ayusin ang bansa, pero may mga demonyo na kumukontra. Paano? Personal interest eh. Hindi ang interest ng sambayan ng Pilipino. Mayaman sa mayaman tayo. Kita nyo, inaagaw nga yung ating oil and gas, pero hindi natin matap. Hindi natin makuha ang sariling atin. Tapos pag nakuha naman, sila-sila lang. Hindi mapakinabangan ng sambayan ng Pilipino. Sila-sila lang. Hawak ng mga oligarko. Hawak ng mayayaman. Di ganun pa din. Walang nangyari. Wala. Ano lang ang pinapakitang yaman ng Pilipinas sa buong mundo? OFWs. Paano natin naaatim yan? Niluloko nyo lang mga OFWs. Sinasabihin nyo lang modern heroes? Really? Modern heroes ba yun? Sila nagsasuffer, hindi nila nakikita ang pamilya nila, hindi nila nakakapiling, nagpapakahirap, inaalipin. Samantalang kayong mga leader, ang gaganda ng opisina nyo, ang gaganda ng sasakyan nyo, ang gaganda ng bahay nyo, paldo-paldo kayo. Ang lakas nyong manguto. Modern heroes? Modern heroes talaga sila. Dahil sakripisyo, buwis buhay ang binibigay nila, nagpapadala ng remittances para magamit ninyo. Kawawa. Kawawa ang bansang Pilipinas. Kawawa ang mararalitang Pilipino, mga kababayan. Kaya naaangkop na kantahin natin yung mga kinanta noon, panahon na yun. No? Yun namang mga nag-aaktivista dyan, wala naman yan. Mga personal interest din, hindi rin para sa pang-interest ng sambayan ng Pilipino, Pilipino at Pilipinas. Wala. Wala, mga kababayan. Wala talaga. Walang mangyayari kasi ang karamihan na magustong maging mamuno sa bansa ay mga pang-personal interest lang. Diba? Wala. Tapos may mga kababayan tayo na mas gusto pa nakampihan yung mga mang-aagaw. Wala. Wala kang ang kaaway sa border. Wala kang karatig bansa na kaaway mo sa border. Ang kaaway natin ay ang sarili natin. Pilipino versus Pilipino. Kailan mangyayari kaya yung tayo naman magkaisa na? Kaya yung awit ng mga dilaw na magkaisa, hindi po totoo yun. After that, wala na eh. Kinalimutan na, kanya-kanya ulit. Laboy-laboy na. Mas naka siguro eh, ma-reincarnate ka at sa Pilipinas ka pa rin ni-reincarnate. Naku, Diyos ko po. Ba't naman dito ulit? Walang patutunguhan itong bansang ito kahit na sino pa ang leader. Kasi may leader ngang matino, kokontrahin naman ng mga alagad ng demonyo. Pilit na pababagsakin tulad ng ginagawa kay Pangulong Bongbong Marcos. Yung mama, nagkakandasakit-sakit na, gala ng gala para lang makakita ng mga ngalakal sa ating bansa, pero tinutulig sa pa rin. Diba? Saan ka? Saan ka lulugar? Wala. Puti. Sige nga, sabihin nyo sa akin, sino sa mga mambabatas natin o leader natin na talagang maralita? Yung totoong maralita, na nangungupahan lang siya ng bahay, wala siyang sasakyan. Huh? Yung mga anak niya, hindi nag-aaral sa ibang bansa o sa mamahaling paaralan dyan. Sige nga. Yung mga congressman, senador, sige nga. Sabihin nyo nga. Yung mga nasa department, secretary, sino? Iilan lang dyan ang matino. Sa aking opinion, isa dyan na matino, si Secretary Gadon. Sabihin niya na. O, shout out, Secretary Gadon. No? Isa yan. Isang layunin niya, mapangat, mapabusog niya ang mga bata. Ma-BBM niya. Diba? O, sino pa? Wala eh. Lahat sila. Aircon bahay niya. Diba? Kayang-kanya lang lumabas ng iba't ibang bansa. E tayo. Tulad ng ibang mga OFWs din na walang patutunguhan ng buhay sa ating bansa. Dahil, alam ko, Pearl of the Orient, pero pangalan lang. Wala sa gawa.
Nayupak na yan. Tingnan nyo, kung matatap yung oil and gas dyan sa West Philippine Sea, sinong makikinabang? Yun na nga lang malampaya eh. Tanongin yung mga taga-Palawan, anong napala ng taga-Palawan sa malampaya? Sige. Anong napala nila? Anong napala natin? Bumaba ba ang presyo ng mga enerhiya? Wala na bang robbing blackout? O brownout? Wala. Eh lahat privado eh. Tubig ang mahal-mahal. Tapos minsan wala pa. Kami sa Mandaluyong noon, tubig balon. Tanong nyo, yung Mandaluyong ngayon, hanggang ngayon, tiyak yan. Nag-iigib pa rin yung iba dyan ng tubig. Sa balon pa. Wala eh. Walang magandang serbisyo. Tapos may gobyerno ka na gustong iangat, no? I-improve. Wala. Puro sira. Tulad ng mga kampo ni Kiboloy at Duterte, mga privileged idiot, mga entitled imbeciles, no? O kayo po, ano pong masasabi nyo? It's just frustrating, mga kababayan. Ang dami namang ginagawang progreso sa ating bansa, hindi binabalita nila. Ako, naglalagay ako dyan ng PBBM Good News Admin, pero walang nanonood eh. Ayaw nila eh. Ayaw nilang makita yung pagbabago. Ayaw nilang makita na may ginagawa itong Marcos administration, kasi bakit? Sampal sa kanila yun. Na yung taong binabalahura nila, sinasabing magnanakaw, chumochongki, ay hindi pala totoo. May ginagawa pala. Ayaw lang nilang ibalita. Ayaw nilang tignan. Ayaw nilang malaman. Ayaw nilang mabasa. Kaya minsan, nakablock yata tayo eh. No? Nakashadow ban tayo. Yan. Oh, kayo po, ano pong masasabi ninyo? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.